What's up my dude? So welcome na naman sa isang video. And for this video, meron tayong susubukan. So meron kasi yung nag-comment sa isang YouTube video natin regarding sana daw ipakita ko yung mga talo para makita naman yung weakness at ma-improve pa yung Terminator natin. So napaisip ako, parang magandang idea yun. Na parang ano nga ba yung weakness, kumbaga pros and cons ng Terminator. So, i-discuss natin yan sa next video. Pero, kasi, habang iniisip ko yung pros and cons ng Terminator, may napansin ako sa cons niya. Yung cons niya, kaya siyang isolve, theoretically, kung papalitan ko yung beast. So, naisip ko, gumawa ako ng gantong lineup. Kung papalitan ko kasi yung beast ng bird, yung iba sa mga cons niya, masosolve. Pero, syempre, may mga mag-o-open na iba pang problema. Pero napaisip ako, ano nga ba mas magandang RVP? Bird o beast? So, ang gagawin ko ngayon, maglalaro tayo ng isang buong araw. So, 40 games. Lalaroin ko na ito yung lineup ko. Tapos, sa dulo, titingnan ko kung kaya kong sagutin kung ano nga ba yung mas maganda. Kung beast o bird na kasama ng Terminator. So, yung bird na isasama natin dito, backdoor bird to. So, dark swoop, headshot, tapos fan, tsaka heartbreak. So, titingnan natin kung ano nga ba yung mas maganda. Subukan nating sagutin. Both naman kasi, merong pros and cons. So, titimbangin ko lang kung ano nga ba yung better sa style ko, sa gameplay ko, at sa opinion ko kung ano nga ba yung mas okay dun sa dalawa. So, tara, samahan nyo ako. So, ayun no. Naka 25 games na tayo and nakikita nyo naman yung score natin. Hindi ganun kaganda, 9-16. Well, actually, I was expecting worse. So, okay na sa akin yung ganyan. Kasi, hindi ko naman kabisado yung gameplay. So, yun yung inisip ko. Bagong team, nangangapa pa tayo. So, goods pa rin naman yung ganun. At least, nakikita natin yung strength and weaknesses. Tsaka, kung na-formulate ko na sa utak ko, paano nga ba dapat laruin tong team na to. Tsaka, off-season naman. So, okay lang yan. So, for science yan. So, yun. Dun sa strength and weaknesses niya, ayan, pakita natin, dami natin talo. Yan, dami natin talo. So, yung sa, ano niya, sa weaknesses niya, yung pinakamalaking weakness niya is yung, ano, yung energy. Kasi, sa energy, kinakapos tayo palagi. So, kasi, ang energy generating lang natin sa plant, ito, yung Sirius, tsaka yung Carrot Hammer. Other than that, ayan, wala na tayong pang generate ng energy. So, ang dami kong games na parang mid game pa lang alam ko nang kakaposin ako. So, alam mo yung yun yung pinaka malaking problema, yung energy talaga. So, siguro kung yung plant natin meron ng disguise, tapos let's say kahit yun lang, I think makakasabay pa tayo ng mas maganda. So, kung naging disguise tong prickly trap, yan, goods na goods yun. Kasi, mas makakatulong siya. Ang dami ko talagang games na like, kinapos na ng 1 energy, tapos wala ka ng choice, mga ganun. Tapos, weakness din niya is yung mga makukunat na match up. Kasi, ang mahal nga ng mga ano, combo, di ba? So, 4 na energy para pumatayin ng isang Axie. Masakit-sakit yun. Especially na yun nga, wala tayong energy generating ability. Diba? Tapos, pinaka-hard counter pala ito. San yun? Yan. Sa mga siguro nakalaban ako ng 5, yung healer backline, kahit anong isip ko, parang walang way naman nanalo ka. Ito, paita lang natin yung game na yun. No? So, yan. So, dito, ayan. So, ang gusto natin, nag-October 3 tayo kasi gusto natin makabunot kaagad ng bird cards para ma-notorn natin tong aqua niya. Di ko alam kung maganda o hindi, pero parang hindi. Kumombo pala to. Parang I prefer na mag-draw na lang ako, pero nabuhay yung plant natin dahil doon nagkataon na kumombo siya. So, nabuhay yung plant natin. Kasi gusto ko lang naman talaga magka-bird card para mapatay ko to. Tapos, ayun, no? Ito, hindi natin
gusto natin in-no-turn nga yung aqua niya, pero hindi natin expected na mayroon magti-3 card siya dito. So expected ko, oo, papatayin niya or makikipaggirian muna siya dito with the backline na plant, let's say mga magnanakaw or ano, or carrot hammer, pero hindi ko expected na magti-3 card siya dito. So yun, nabuhay yung ano, yung aqua. Yan. Yan, kung wala yung 110 na armor niya, patay siya. Yan. So ngayon, dahil lugi na tayo, di ba? Patay na yung plant natin. Try muna natin depensa. Kasi, ang sakit eh. Wala tayong energy, so. Unlike sa kanya, di ba? Meron pa siyang serious sa carrot hammer. Tayo, wala na talaga tayo mapagkukunan ng energy. So, minamaximize natin yung gamit ng mga, yeah, free cost. Yan. So, I think dito nagkamali ako eh. Dati na ako na gano'n, nag-chump. Gusto ko lang naman kasi siya mas slow eh. Parang slow, sticky ko na lang sana. Kasi ano, zero cost, ano tayo, zero energy. Hirap na hirap tayo, tagtuyot. Kasi dahil dyan, oh, napa-overkill tayo. Taas ng damage, oh. Kung hindi ko siya chinam, patay pa rin naman siya. Pero yun, goods pa rin naman. Eto, ito yung sinasabi ko na walang way para patay mo siya. Kasi, gagawin niya, pag nagpas ka, nanakawan ka niya. Yan, no? Nanakawan ka niya. Pag umatake ka, carrot hammer yung kasama. So, kahit anong mangyari, mag-degenerate at mag-degenerate siya ng energy. Regardless, lagi siyang meron 3 energy for sure. Kasi, pag nagpas ka, mananakaw. Pag umatake ka, mababasag. Diba? So, wala kang choice, kundi talagang bigyan siya ng 3 energy per turn. So, ginagawa natin, hini-headshot natin siya para hindi gumana tong healing aroma. Kasi, ayun o, disable yung horn. So, tinatanggal natin yung healing aroma. Ayun, bawal siya mag-heal. Pero yun nga, nadadali tayo sa energy. Dito, walang way para makounter siya. Ayun o, slow death lang tayo. Dahil hindi ko siya na-headshot, ayun, kasi mamimili ka eh. Dadamagean ko siya via Terminator o hindi. Pag nilet go ko yung headshot, yun, makapag-heal siya. So, hindi ko rin alam kung ano yung tamang play dun eh. Siguro, dapat na gano'n na lang ako. Headshot na lang forever. Dito napag-heal siya. Kung chinupoy-chupoy ko siya ng 2 cards, siguro, mabubuhay tayo. Or I don't know, kasi may draw pa siyang October 3 dito eh. Forever nga siya may 3 cards. So, yan. Sumuko na ako kasi wala nang choice eh. Sa strength naman, yung strength niya kapag against ka sa mga ano, sa mga malalambot na build, yung mga BBP, kasi dahil dun sa backdoor capability. Tsaka dun sa ano, pinakamalaking strength niya kapag yung aqua, ito ba yun? Ang core. Ito. Pag yung aqua backline mo, yung iniwan niya sa dulo, goldfish lang yung meron, walang koi. Baliktad siya, ito dat yung koi oh. Kasi, sa dulo, ginagawa ko, pag swift escape lang yung meron, hindi ko na-atake hanggat wala akong 4 cards numbered. So, ayan, panoorin natin. So, ayan, dapat maging aggressive tayo kasi aqua yung unahan, so aggressive tayo. So, bitaw ko kagad ng mga skills. Talagang gusto natin kagad patayin yan. Yan. So, bato lang tayo ng bato. Kailangan natin mapatay kaagad eh. Tapos, ang plano ko dito, yung Terminator cards ko, pampapatay ko ng plant. So, yan. Wala tayo nabunot. Tinitipid ko talaga siya para sa plant. So, dahil wala tayo nabunot na pampatay dito, nagdepensa lang tayo. Eh, no? Kapos na kapos tayo sa energy. So, ayan. Dito, nagkamali ako. That pala, inano ko siya. Ang worry ko kasi, aatake yung isa niyang aqua. Papatayin na niya to. So, ayan. Ayun o, gagamitin natin yung Terminator natin pampatay ng plant niya.
So yun, nagulat ako, nagpas lang siya. Wala naman siguro siyang ano. So yan, patayin na natin yung plant niya. Tapos kapag ganito, wala na, checkmate na to eh. Pag gantong ano, scenario, checkmate na to. The reason is, ang ginagawa ko, dahil wala siyang pang speed boost, hindi niya ako ma-turn, ano, hindi niya ako mauunahan sa turn order. So, ang gagawin ko lang dito, pass lang ako ng pass, o kaya depensa lang depensa, hanggang magkaroon ng anong 4 cards sa beast ko, sa bird ko. So, ayan, take-take lang, chill-chill lang, pero feel ko sumuko na siya, pero ganun yung gagawin ko. Dahil swift escape lang siya, kasi ano lang tayo, pag inatake, so never siyang mauuna sa akin. So ang gagawin ko, hintay lang ako ng 4 cards sa bird ko, tapos bubombahin ko na siya. So yun yung isa sa ano, malakas nitong ano na to, lineup na to. Pag ganyan. Sa beast kasi, since mahina yung beast aqua, no choice ka, kailangan mo may pagsabayan. So, may papakita lang sa inyong isang replay. Yung mga tutorials ko kasi, yung sa ibang tutorials ko kasi, akala ng iba for specific mashup or specific lineup lang yun. Yung iba kasing tutorials ko actually, pwede nyong gamitin yung basic nun tsaka yung mechanics nung tutorials na yun para sa kahit saang team, kahit saang matchup. So, kunwari ito. Ito, this one. Yung papakita natin dito is yung tinuro natin dun sa how to play when you're at a disadvantage. Yung mag-chill ka lang, assess the situation, and then play with your strength. So dito may kita nyo gaano siya ina-apply, kung paano siya ina-apply sa new team. Kunwari ito, bagong lineup, di ba? So patunay lang siya na ano, na kahit saan pwede mo siyang gamitin. So yan, nakaw. Ah, importante pala makita nyo to. So yung plant niya, may backdoor, may steel, October 3rd, a wooden stub. Tapos, almost the same bird kami, dark swoop, maliban lang dito sa ill omen. Tapos, yung beast niya, wala lang isang nut throw. Wala, nut crack. So, dito, yan, turn 1, nakaw. Dito sa turn 2, nag-assess na tayo ng situation. So, sa turn 2, nakita natin na to, 'di ba, na may backdoor capability yung both axes niya. So, ang ano ko dito, let go na talaga sa plant. Ang call ko dito, let go na talaga sa plant. Hindi na ako magsusubok ng kahit ano sa plant. So, ayan. Nag-October 3 lang ako just in case sa harap dumaan yung beast. Pero let go na. Ayan, taghirap po. Nanakawan pa tayong dalawang energy. Wala nang energy generating. Nanakaw pa. And nung una, inisip ko na kung magda-dark swoop ba ako. Yun, again, assess the situation. Kaya mo ba? Kaya mo ba siyang patayin? Naita ko, 3 energy lang ako. And 3, actually 3 yan, 3 energy yan. And ginamit ko kasi yung ano dito eh, October 2. Pero 3 yan. So inisip ko, kaya ko bang patayin to? Kaya kung meron ako nitong headshot. Kasi ano lang yun eh, fan tapos headshot, kaya ko siya kung wala siyang shield. Pero nakita ko kasi meron siyang shield. So kahit isa lang sa mga yan, mag-shield siya, buhay siya. So sabi ko, let go na lang. Hindi ko na susubukan. Again, nag-October treat lang ako just in case dito siya sa harapan. Pero ang call natin dyan, ano yan? Ayan, ito yung ano, nagpahirap palalo sa buhay natin. E, di ba, wala na nga tayong energy. Ito, tong round na to. So, assess the situation. Anong gagawin natin? Ang gagawin natin, ang gusto natin gawin, patayin tong plant niya. While defending dito sa beast. Alam na natin ako combo siya eh. Pero ang ine-expect natin combo niya is yung usual. So, single combat, ivory stab, not throw. Usual yan. Yun ang ine-expect natin. So, umatake tayo dito. Expecting, napapatay natin to. So, nagulat ako, nagdalawa siyang single combat. So, nagulat ako. The reason bakit ivory stab yung in-expect ko dito, kasi maubos yung energy niya. So, kailangan niya magbawi. So, in-expect ko, may ivory stab siya bago gumamit. So, nagulat ako na umokay siya na sige, single combat na lang. Ayan, dalawang single combat. So, wala siyang energy, meron akong 4, 3v1 situation. So, again, assess the situation. Anong pinaka nito?
pinaka pwede natin gawin. Kasi card counting natin tsaka sa energy counting, 2 energy, 10 cards. So meron siyang 10 cards yan, tama ba? 8 cards, tama ba? Ito, 3, 6, 8. 8 cards. So ang plano natin, isa-isayin natin, papatayin natin yung plan. So bumomba tayo ng attack cards para dito sa plan. Ayan. So alam natin 2 energy lang siya. So ayan, sinakto lang natin talaga na patay yung plan. Then to naman beast. So, isa-isayin natin siya, 'di ba? So ito yung isang malaking debate sa akin. So kasi wala na akong energy eh. Either po full combo ko siya or hindi. Ang inisip ko naman kasi, merong cards yung ano, yung bird. Pwede niya akong gawin, batuhan lang niya ako, tas pass. So nag-full combo ako para just in case na mapatay yung ano, na umatake yung bird. So ayan. So dito, ang gusto ko kasi, talaga, patayin yung beast. Pero yun nga, nahihirapan tayo kasi baka pwede tayong banata nung bird. So kailan din natin mag-full combo. So ngayon, eto. Sure na tayo na patay na yung beast, 'di ba? Pero gustuhin man natin magtipid, wala tayong matitipid kasi kailangan natin dumepensa, mag-sticky go. Pero gusto rin natin patayin tong beast. So kahit ano diyan sa dalawang 'yan, patayin na yung beast eh. Ayan. Kasi 110, 143 may matitira siya ng 20. So patay pa rin talaga yung beast kahit anong mangyari. And so tumama na nga. Pero nagulat ako, naglagay pa siya dito sa bis ng ano, ng energies. Dahil doon, medyo lumamang. Tapos ito pa yung pinaka nagulat ako. Siguro ang gusto niya talaga i four cards ako. So hindi siya gumamit ng headshot. Yan. So nagulat ako dito, hindi siya gumamit ng headshot. Dahil doon, 'di ba? Ito yung round na pinaka kinda sugal. The reason is the only way para manalo ako dito is i-double slow ko siya. So pinag-iisipan ko kung papatayin ko siya, sticky go, mystic rush, talagang dalawang allergic. Pero nung kinumpute ko yung damage na kaya niyang gawin, kasi ayun eh, importante rin malaman yung damage na kayang gawin ng kalaban nyo. Alam ko hindi niya mapapatay kahit 4 cards. So, ang ginawa ko, kasi iniisip ko na nag-full ano ako, magtaas ng shields. Kasi sabi ko, kailangan ko mag 145. Pero dahil kabisado ko yung damage na nagagawa niya, yun, kilalanin yung Axie. So, yun isang tip natin, di ba? Kilalanin yung Axie. So, dahil alam natin yung damage na magagawa ng bird niya, alam natin na hindi kakayanin patayin. So ayan. Nag-ano tayo dun sa sure win. 'Di ba? Alam natin hindi niya tayong kayang patayin eh. So ayan, double lagging. Dahil diyan, uuna tayo next round. Ayan, tas napag-iwan pa tayo. Iniisip ko talaga kung mag-full combo ako hindi. So kinumpute ko lang yung damage niya. Dahil na-compute natin yung damage niya na hindi niya tayong kayang patayin, mas nakagawa tayo ng move na sure naman nanalo tayo. Kasi yung full combo, ano pa yun? Sugal pa yun. Kasi next turn, mauuna siya. So, yun. Ayan. So, dahil doon, nanalo tayo. Ayan. So, in conclusion, ano nga ba mas maganda? Yung beast ba o yung bird ang kasama ng RBP? So, with my current team, with the lineup that I have, masasabi ko na yung beast ang mas maganda. The reason is, ang hirap talaga nung energy nitong lineup na to. Sobrang hirap talaga ako sa energy. Pero siguro kung mapapalitan yung ibang parts nitong lineup na to, mas magiging maganda siya. And kaya talaga niya maisabay. Nakikita ko yung potential eh. Siguro kung meron tayong disguise dun sa plant natin, tapos dito sa bird, kung all out shot, tapos meron tayong aroma, yung egg bomb, I think mas malaking bagay or mas maganda yung magiging resulta natin.
Pero yun nga, with my current team, kung ano man yung Axie na meron tayo, since scholar nga tayo, hindi naman natin nakakapamili ng Axie. So, at the moment, mas maganda yung Bisco. Pero yun nga, kung mapapalitan, mas may potential siya. Nakikita ko yung potential niya. So, ayun. So, sana nag-enjoy kayo at meron kayo natutunan sa video na to. Kung gusto niyo mga gandong type of content na nagtatry tayo ng iba't ibang team, let me know sa comment section below. Tapos kung bago ka dito sa channel, pa-subscribe na rin kung nagustuhan mo yung mga videos natin. Kasi malaking tulong yun sa mga maliliit na content creators na kagaya ko. No? And again, happy MMR and SLP grinding my dudes.